morning, good morning, good morning mga boss. This is Kim of KMJL Surplus Trading. And today is December 12th, launa imedya ng madaling araw. So today is magdi-deliver tayo ng unit na DA17V Automatic 4x2 Tiptronic non-turbo. So ayan, andito tayo ngayon sa may bandang Mexico Pampanga sa SLEX. NLEX. So andito tayo sa Petron, nag-stop over para magpagas ng ating convoy. And ayun, ito yung unit na i-deliver natin papuntang Bicol. So medyo haggard na talaga kami ng aming team. Kasi nga, pang limang araw na namin to ngayon dito sa Luzon. Bali tatlong unit yung dineliver namin. So, na-deliver na namin yung dalawang unit na DA64W and DA64V sa may bandang Valenzuela and North Caloocan. So, ito yung pinakaulihang unit na i-deliver natin papuntang Bicol. So, yun, wala pa tayong tulog. Dire-diretso yung biyahe natin kasi minamaximize namin yung araw pa uwi ng Luzon. Kasi nga, iniiwasan namin umabot ng line of 20 sa mga port kasi matataas na yung pila kasi Christmas season na. Ayan. So, samahan nyo kami sa biyaheng Luzon, mga boss. And check natin mamayang madaling check natin mamaya siguro mga 6 AM kung gaano katipid yung ating DA17VR06A engine Matic 4x2 Tiptronic. And so ito yung i-deliver natin papuntang Bicol, malapit sa may Bicol Airport. So sa tatlong unit na binahe natin from DA64V, DA64W and ito yung unit na pinakaulihang i-deliver natin since ito yung pinakamalayo. So inuna muna namin yung nasa sentrong Maynila or Metro Manila. Ayan. So kahapon ng gabi nagpa full tank kami and nasa 31 liters yung ating napagas. Ginamit pa natin yung ating unit bago tayo bumiyahe dito sa papuntang Ilocos. So from full tank na 31 liters, nag-ikot-ikot pa tayo papuntang Caloocan, papuntang Valenzuela, napunta pa kami sa may malapit sa Fairview, and then napunta pa kami sa Blumentritt San Juan. Ayan. So napakadaming madaming lugar na pinuntahan tong DA17V natin bago tayo bumiyahe ng papuntang Ilocos. So from full tank gamit natin paikot-ikot, and ayun, yung gas natin che-check natin from full tank. Eto, nakuhanan na po siya ng 2 bars. Ayan. So from matnog ni-reset natin yung ating odometer, tumakbo na po siya ng 846 kilometers simula nung pagtungtong natin ng Luzon. So from starting ng matnog, nag full tank tayo, tapos naubos siya sa may bandang naubos Luzon na, Metro Maynila na, tapos nagpagas tayo ng full tank kagabi hanggang ngayon. So yun, paikot-ikot tayo from Caloocan, Valenzuela, San Juan. Ayan. Buong araw kami nag-iikot kasi nga naghahanap, after kasi ng release ng unit, ng dalawang unit, naghanap pa kami ng mabibiling unit para gagamitin natin papuntang Bicol as convoy. And ito din yung gagamitin natin pabalik ng Maynila hanggang Davao City. Ayan. So samahan nyo kami sa biyahe namin ngayon mga boss, and check natin yung pinakatipid na gas consumption ni DA17V.
Bale, itong unit na DA17V natin pala mga boss, is isa-separate ko to ng video upload sa YouTube channel natin. So, mauunang upload yung ating biyaheng Luzon kasama yung DA64W na high roof and yung isang kasama na DA64V. Pero si DA64V mga boss is may na-vlog na natin yun 3 months ago. So sinama lang natin since kasama naman sa biyahe, pero yung details na yon is andun na po, naka-upload na po sa ating YouTube channel. Ayan. So after upload, after a week, i-upload din natin tong video and all details, feedback, lahat pati presyo ng unit na ito. Ayan, so babiyahe na tayo ngayon ulit. Didiretso tayo ng Ilocos. Ayan, yung unit. And ayan nga, kasi nga advantage ng ating DA17B is napakatipid. So kahit na mga ganitong sitwasyon, hindi talaga natin pinapatay yung makina kasi nga matipid sa gas si DA17. Ayan. Ito yung extra driver natin, natutulog. Nag-iipon ng lakas para after 2 hours magpapalit na naman sila ng driver tsaka yung nagda-drive ngayon matutulog na naman. Ayan. So ganito lang always yung ginagawa namin from Davao City hanggang dito sa Luzon. Kasi nga minamaximize natin yung araw para makabalik tayo ng Davao City na wala pang line of 20. Ayan. So ito si Boss Janjan yung magmamaneho ngayon. Ito si Boss Tatang, ito kasama din to driver. Bali tatlong driver to. Ayan. Ayan, nandito tayo ngayon sa May Rosario Pugo Road. So approximately 200 kilometers pa bago tayo makaabot ng Vigan. So nag-stop over muna kami dito sa May Rotonda sa exit ng expressway. Nag-check konti kung may mga problema. And ayun, nagkape saglit. So, malayo-layo pang biyahe to, mataas-taas pa. Nasa siguro mga 3-4 na oras. Dadating kami mamaya. Siguro mga 6 or 7 a.m. So hanggang ngayon dito sa Rosario, napaka-condition talaga ng unit na DA17 na i-deliver natin sa Vigan. Walang ni isang problemang nakita or mga warning lights na umilaw sa panel gauge, wala. Napaka-solid talaga and napaka-reliable ng unit na ito. Actually lahat naman ng mga DA17, since medyo latest pa kasi sila eh, so hanggang ngayon ginagamit pa sila sa Japan, kaya siguro ganun. And so kakatapos lang natin magpa-car wash dito sa Vigan sa may bandang bypass road nila, and papunta tayo sa bahay nila Ma'am Pops Ablog Magno, yung may-ari ng unit na nagpa-made order ng DA17V. Itong blue na unit mismo. And so before natin ito turn over yung unit, gagawa muna tayo ng PMS, mag-change oil tayo and check lahat bago natin ito turn over. So napakainit dito ngayon sa Vigan, ala una at 12:30 ng tanghali. And yung ating water temperature is naglalaro lamang sa 80 degrees Celsius. Ayan. So hahanap muna tayo ng makakainan bago tayo dumiretso sa bahay ng may-ari. And so, andito tayo sa Calle Crisologo. So, pansin nyo mga boss, napaka old pa ng mga house dito. Siguro mga ilang dekada na rin tong
ano, nakatayo dito. Ayan. Ayan. So, ikot-ikot muna tayo dito bago natin i-turn over yung unit. Ay no, may mga kalesa pa oh. Good afternoon mga boss. This is Kim of KMJL Surplus Trading. And ayun nga, from Davao City, binahin natin tong ating DA-17V papuntang Vigan, Ilocos. So ayun, andito na tayo malapit sa bahay nila Ma'am Pops Ablog Magno. Shoutout sa'yo ma'am. Maraming salamat po sa pagtitiwala sa layo po ng lugar ninyo. And kahit hindi po tayo nagkita personal, eh buong-buo po yung tiwala ninyo sa amin sa KMJL Surplus Trading. Ayan, so yung bahay nila Ma'am Pops is malapit po sa runway ng Vigan Airport and malapit po sa dagat. Ayan. Medyo mainit lang nga lang ngayon kasi nasa 2:40 ng hapon po tayo. So tapusin nyo po yung video para malaman po ninyo yung kabuuan details and price ng ganitong setup na DA-17V automatic 4x2 Tiptronic RO6A engine non-turbo. Sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, please like, subscribe and click the notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga panibagong video. And sa mga patuloy na nagtitiwala and nagsusuporta sa KMJL Surplus Trading, maraming salamat po. And so ito po yung unit ni Ma'am Pops Ablog Magno all the way from Vigan City. So DA-17V automatic 4x2 Tiptronic RO6A engine non-turbo. So V-series po siya, DA-17V or van. So magkaiba po yung diniliver natin sa Lumban na DA-17W. So wala po siyang automatic sliding door and hindi po power window yung likod niya, pero yung harap niya is power window. So yung setup pong ito is napaka-loaded and lahat po ng nakakabit dito is kagustuhan po ng ating buyer. Request nila from body kits, lahat-lahat po from mugs, and may mga konting suggestion lang din naman tayo para bumagay yung setup na ganito. Ayan. So unahin natin yung expander bumper. So ito po yung tinatawag natin na expander bumper, fabricated gamit yung fiber. Ayan. So nilagyan natin ng fog lamp. Ayan. Meron po siyang dito, may ilaw po to. Ayan. Testingin natin ah. Ayan. So dito sa gitna yung umiilaw and then dito yung parang ring light niya. So may remote po to yung ring light niya, may remote. Pwedeng kayong makaselect ng kulay. Ayan. So ito yung kabuang ano ng expander bumper. Ayan. So bali yung original na bumper ni DA-17V, may ginawang konting cutting and then ayun, fabricate para lumabas yung expander na bumper.
Ayan. So nagpa-add sila ma'am ng chrome ng ating hood, chrome ng ating side mirror, and ng ating mga door handle. So lahat po ng door handle, ayan, kasama. And then nagpa-add po sila ng, ayan, wrap around na po tong ating body kit, harap, likod, and sa side. And so ito po yung bukod sa mugs, yan po yung nagbibigay talaga ng angas ng pormahan sa unit. Plus meron po siyang spoiler, body color lahat. Yung color natin mga boss is pastel blue. And tapos nagpalagay din po si ma'am ng roof carrier. And kasama na din po yan siya sa ating registration. So with detachable carrier, pwede meron, pwede wala. So same pa rin yung headlight natin sa ordinary na DA17B, since hindi po siya Wagon series na 3 layers. Yan. So from Manila, Metro Manila, since nag-ano kasi kami, expressway papuntang Ilocos. So ayun, nagpalagay tayo ng RFID auto sweep. Yan, gamit po namin sa T-Plex. Ayan yung interior niya. Pasensya na po kung medyo against the light kasi napakainit nga dito ngayon eh. Nasa tapat tayo ng dagat and airport. Ayan. So meron po siyang back seat. Ayan. Gamit na gamit po to lalo't naglo-long drive. Pwede natin paglagyan ng mga tools, mga extra oils, mga gamit. And kasama na din dito yung mga pads. Ayan, naka-polstery po yung pads. And yung ceiling, ay tinatawag natin na VIP ceiling. Ayan. And yung ating pads naman ng back door. Ayan, kasama na yan. All set, pati yung ating upuan. And so papakita ko lang yung interior. So beige, dark beige po yung color natin sa interior. Buo po, lahat ng upholstering ginawa is dark beige. Ayan. And may logo po siyang Suzuki. And of course, nagpalagay sila ma'am ng extra dalawang electric fan. So laking tulong po to. Although yung ating DA17 is napakalamig ng air. Ayan, so power window, harap, harap lang. So actually mga boss, itong unit na DA17V, hindi po siya power window before. And nung malapit nang matapos, since may extra unit naman kaming hindi pa nagagawa and wala pang may-ari, inalok ko na lang si ma'am para sulit yung biyahe and yung pag-aantay nila galing Davao. Sabi ko, ipa-power window na lang natin, may additional lang. So galing to sa ibang unit, wala pong katulad nung mga power window kit na andito yung switch ilalagay. Originally galing sa ibang unit. So parang parang power window pa rin galing Japan. So nangyari lang dito, may ginawang wiring lang tayo para mabalik yung original. Ayan. And then every DA17B na power window is may kasama talaga yung compartment sa ceiling. Yan. So sinama na natin to para original talaga. And laking tulong din to eh. Ayan. So interior naman na accessories, meron siyang touchscreen stereo with backing camera, dashcam, and ito, kahit na hindi sila magpapa-add nito, ipupush ko talaga to lalo't mang-long drive tayo. So maintain yung kanyang water temperature ng 90 degrees Celsius from Davao. Minsan nag-80 kung gabi. Ayan. So never po siyang tumungtong ng 100. Ito yung RFID card. Ayan. So from Matnog City, ewan ko kung city ba yung Matnog. Basta sa port of Matnog, nagpa-full tank tayo. Nireset ko yung odometer. Nakapagpagas tayo ng 30 liters na ubos pagdating ng Maynila, may 2 sa may San Juan banda, nag ano na, na
nag 1 bar na lang, nagpagas na naman tayo ng full tank. So from San Juan City, gamit pa natin sa May Novaliches and Caloocan kasi andun doon natin dineliver yung dalawang unit eh. Hanggang dito sa Vigan, may 1 bar pa. Naka-warning light na red. Ayun, nagbi-blink na nga oh. Nagwa-warning na and nagbi-blink. Pero isipin nyo, dalawang full tank, dalawang 30 liters so 60 liters, yung tinakbo is 1,239. So, i-divide natin yan ng 60 divided by 1,239. Yan po yung average consumption ni DA-17V na biyahing Luzon natin. Kasama na yan heavy traffic sa Novaliches and yung mga natutulog tayo na naka-on yung unit. So napakatipid talaga ni DA-17B. Actually, ito yung pinaka-tipid na biyahe natin since long drive. So the more long drive kasi, mas tipid yung consumption natin. Ayan. So of course, yung ating shifter, lahat po ng DA-17V sa KMJL Surplus Trading, converted po yan from dito to dito. So, parang commercial na rin kasi malapit siya sa manibela eh. So, kung mapapansin nyo, kung may makita kayong ibang DA-17V, hindi kasi lahat nagko-convert. So, although converted yung manibela niya from dito to dito, pero yung shifter niya andito. And then, yung switch ng aircon is andito. So, malayo kung nagmamaneho ka. Ayan. Tsaka, nangangawit yung kamay mo. So, yung shifter natin andito, mga boss. So, Tiptronic Matic 4x2 non-turbo RO6A engine. Ayan. Tiptronic plus minus. Ayan. So, yung odo ng ating unit is 234,000. Ayan. So, ulitin ko lang mga boss, surplus po ito, hindi po to commercial unit. Huwag po nating ikukumpara yung odometer ng surplus sa odometer ng commercial. So mababa pa rin to from, isipin nyo, from Davao City hanggang dito sa Vigan, halos end to end na ng mapa, eh walang problema talaga ni kahit konti. Subok na subok yung unit natin. Tsaka dahil dito sa biyaheng Vigan ng ating DA-17B, mas lalo po talaga akong bumilib sa performance at sa tipid ng consumption ni DA-17V RO6A. Yung mga RO6A engine kasi, matipid talaga yan sila. Kasi mga bagong ano yan sila eh. Kumbaga, ini-innovate yung mga bagong model. So kung mapapansin nyo, isa din sa reason na matipid si DA-17V is kahit yung throttle body niya, electronic na. So, dun pa lang, laking tulong na. Ayan. So, before tayo bumiyahe pa Davao, syempre, matik na yan. Gagawa tayo ng mga heavy PMS from change oil, cleaning ng AGS since AGS yung ating, may AGS yung transmission natin. And then, palit ng brand new spark plug, papalitan ng coils, lahat-lahat boss gagawin, lalo't long drive. So wala talagang ni kahit konting aberya, although dala-dala namin lahat ng ating pyesa from compressor, alternator, at kung kahit anong pyesang kailangan dinala namin kasi nga naninigurado kami sa layo ng aming biyahe. Ayan. So ni kahit isa, hindi namin nagamit yung mga dala naming mga extra parts ng unit. Since wala naman talagang naging problema sa biyahe namin sa awa ng Diyos. Ayan. So nagpa-add din po sila ng... Actually ito, hindi ito in-add ni ma'am. Nilibre ko na lang. Kasi sayang yung plaka niya eh. Yung plaka niya kung hindi tayo maglalagay ng plate holder, matutupi konti. Ayan, kasi malaki, malapad yung design ng plaka sa Pilipinas eh. Ayan, so nilagyan ko. Ito yung camera ng ating dashcam and camera ng ating
touchscreen stereo o reverse light. Yan. At saka alam nyo mga boss, nakakatuwa lang talaga. Kasi nung pagdating namin sa Metro Manila, madaming nagtitinginan sa unit na to. Kasi nga bukod sa pormahan niya and sa color na napaka eye-catcher, bihira lang daw silang nakita ng mga ganitong unit sa Luzon. So meaning to say, konti pa lang talaga yung mga unit na tumatakbo dito sa Luzon. At sa mga nagbabalak naman, wag po kayong matakot kung konti lang po yung unit na tumatakbo dito sa Luzon. Kasi nga, sa totoo lang mga boss, dito galing yung mga pyesa natin sa Luzon, sa Maynila. Ayan, so actually yan advantage sa inyo. Yung disadvantage na siguro masasabi ko is walang masyadong gumagawa ng mga ganitong unit pag may mga unusual na problema kasi nga hindi sila sanay or hindi pa sila nakakahawak ng ganitong unit. Kaya nga sinisigurado natin before natin ibiyahe na subok talaga and sigurado yung unit na makakarating dito. Ayan. So kahit kahit ball joint, kahit stabilizer link, wala pong naging problema, hindi po siya bumigay or umingay kahit na napakasira ng daanan sa bandang Visayas. Ayan. Ayan, so rear view tayo mga boss. Pansinin nyo po yung kanyang body kit sa likod. Napakabagay. Sinamahan pa ng spoiler. Ayan. So body, kahit na walang masyadong mga palamuti or accessory sa loob, gusto nyo lang ng looks mga boss, suggest ko full body kit and spoiler plus mugs. Ayan. So yung mugs natin is 13s, brand new po yan, kasama yung lug nuts na alloy, brand new, kasama yung ating special tools and brand new tires 13s. So yung tires natin is 165x65R13. Yan. So etong mugs, actually suggest ko to kay ma'am kasi nga sabi ko sa color nyo kasi ma'am, alam ko babagay talaga yung white na mugs dito. Sasamahan pa natin ng white na rain visor. So yung mga setup kasi ng mga made to order, tinatanong natin muna kung ano yung mga gusto nilang mugs, anong gusto nilang setup, ganun. And then, final check ko, after nyan, tinutulungan natin na mag-suggest tayo ng ibang color, ibang design, o ganitong gawin, para bumagay yung unit ninyo. So, ayan. So, depende pa rin. After suggestion, kung ayaw ninyo, syempre, kayo naman po masusunod. So, depende na lang din po mga boss. So, presyo po mga boss, yung total price ng ating unit is 295,000 pesos. Hindi pa po kasama yung ating shipping fee. So, 295 plus shipping fee. So, yung shipping fee mga boss, magdedepende po sa area niyo kung asan kayo banda. Pag-usapan na lang po natin. Ayan. So meron din po siyang wrap around 3M tint. Of course, yung wrap natin is magic tint. And then sa driver's side is medium black, super black, super black, medium black. Kasi nga rear view ng ating center mirror. And then dito medium din kasi nga side view ng ating side mirror. Ayan. So I think ito po yung pinaka unang DA17V na andito sa may bandang Bigan. But sabi nung car wash boy kanina, may nakikita na daw silang isang unit dito. Hindi lang daw nila sigurado kung taga dito or dumadaan lang daw. Ayan. So sila Ma'am Pops a vlog Magno is napaka-excited talaga. Although natatagalan yung unit nila kasi nga for delivery, and sinisigurado talaga natin nung nandun pa sa Davao ang unit na walang magiging problema pagdating sa kamay ng may-ari. So yan. Yan, so sa mga gusto pong magpa-cotate,
or mag-ask ng mga price ng mga setup ng unit or sa mga gusto ninyong setup ng unit, iko-quote po natin yan based po sa mga accessories na gusto ninyo. So message lang po kayo sa KMJL Surplus Trading ng ating Facebook page. And so ulitin ko lang mga boss, DA17V automatic 4x2 Tiptronic RO6 engine non-turbo. So power window, meron po siyang brand new mags and brand new tires. Lahat-lahat po na nakikita po ninyo na accessories na nakakabit. Ito pong buong setup na ganito is 295,000 pesos. Hindi pa po kasama yung shipping. And so magdedepende po yung shipping ninyo kung saan lugar kayo. Pag-usapan na lang natin. And so maraming salamat po. And bago ko po tapusin yung ating video, gusto ko lang pong pasalamatan si Ma'am Pops Ablog Magno sa buong pagtitiwala po ninyo sa amin and sa patient po. Normally medyo matatagalan talaga pag medyo malayo kayo kasi nga sinisigurado natin yung quality ng unit ninyo, lalo't ibabiyahe natin by land. Ayan. So maraming salamat po sa lahat ng nag-antay ng video na ito, and abangan po ninyo yung mga susunod na video uploads natin.